Hi everyone! So for today's video ay ituturo ko naman sa inyo kung paano ma-recover ang inyong SSS account kung ito ay na-lock na. Meron tayong tatlong step para ma-recover natin yung ating SSS account. Una ay via email address, yung email address na nakaregistered natin sa ating SSS account. So dito po sa member login portion, i-click nyo lang po sa baba yung forgot user ID or password. Then dito po, piliin nyo po itong may registered email address kung active pa po ang inyong email address na nakaregistered sa SSS. So dito, kailangan mo lang i-type yung iyong CRN or SS number and then i-type mo yung code na makikita mo dito and then click submit. At mag-i-email na po sa inyo si SSS para sa inyong password resetting. So, pangalawa naman po ay yung security questions. Ito po ay nire-require talaga ni SSS para in case na ma-forgot ninyo yung inyong email address, may second choice pa po kayo kung paano ma-retrieve yung inyong SSS account. Para ma-recover natin yung ating SSS account gamit ang security questions, pag-click nyo po ng security questions, ito po yung lalabas. So, i-type nyo po dito yung inyong CRN and SS number. And then lalabas na po dyan yung inyong security question na senet up. So ilagay nyo lang po yung answer kung alam nyo and then click nyo po yung I'm not a robot and then submit. So kung hindi nyo pa rin po na-recover yung inyong SSS account gamit yung dalawang paraan, huwag po kayong mawala ng pag-asa dahil meron pa po tayong paraan kung paano natin mare-recover yung ating SSS account. Ito po ay yung by sending email sa online service assistance at sss.gov.ph. Then dito po sa subject, i-type nyo lang po is yung password resetting. At dito po sa compose email, i-type nyo po yung inyong SS number, complete name, birthday, and contact number. Then i-attach nyo rin po dito yung inyong UMID card or kung wala naman po kayong UMID card, 2 valid IDs po. Pwede na po yon. At kailangan nyo din po pala mag-selfie po to hawak po yung inyong UMID card or 2 valid IDs. So, ganito po yung final format. Maari nyo pong kopyahin yung tinype ko. So, as you can see, nag-send po ako sa kanila ng 5:10 a.m. Then a few minutes po naka-receive po ako ng ganitong email. So dinisregard ko na lang po siya and then naghintay lang po ako ng ilang oras. So 9:16 AM po naka-receive po ako ng ganitong email. So naka-indicate na po dito yung aking user ID and password. So kailangan nyo lang po mag-login dito sa member login portion. I-type nyo po yung user ID na sinend sa inyo and then yung password. So, temporary lamang po yung password na sinend sa inyo ni SSS. Kapag nag-login po kayo dun sa member login portion, may lalabas po na ganito, yung current password nyo. So, i-type nyo po yung sinend sa inyo ni SSS and then gawa po kayo ng inyong bagong password. Sa mga nais pong magpa-assist, nagbibigay po ako ng libreng assistance. So, maaari nyo po akong kontakin sa aking Facebook account at maaari nyo din po akong i-follow sa aking Facebook page or mag-comment po kayo dito sa video na ito at sasagutin ko po kayo sa abot po ng aking makakaya. So thank you for watching and don't forget to subscribe and share this video para marami pa tayong matulungan. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-subscribe na at huwag mong kalimutang i-like, i-share at pindutin ang bell dyan sa baba para ma-notify ka once na may bago akong upload.